Kumusta mga ka-Atletico? Sa wakas ay nakikita na natin ang posibleng full potential ni Kai Sotto sa Japan. Kung hindi ka nakatutok sa B-League, nangangalabaw lang naman ngayon si Kaiju sa Division 1 ng B-League para sa kupon ng Yokohama B Corsairs. Sa huling 5 laro kasi ni Kai sa B-League ay paganda ng paganda ang kanyang mga numero. Sa kanyang ang last 5 games, nag-average si Kai ng 20.4 points na may napakataas na efficiency na 73.4% field goal shooting. Ibig sabihin ay gumaganda na ang shot selection ngayon ni Kai. Kung dati ay pinipilit nitong sumalaksak o tumira ng mga contested shots, ngayon ay nakahanap na siya ng spots para madaling maisalpak ang bola sa ring. Hindi lang dyan nag-improve si Kai, kahit ang kanyang free throw percentage ay nag-improve din. Sa 23 na tira sa charity stripes ay 4 lang ang kanyang namintes. Patunay ito na talagang nagbatak si Kai pagdating sa kanyang shooting form. Pero bukod sa kanyang offensive prowess, isa pa sa talagang kapansin-pansin ay ang pagsirit din ng rebounding numbers ng Pinoy center. Dati kasi ay makikita naman sa laro ni Kai na medyo hirap siyang kumapit sa bola dahil na rin sa kakulangan niya ng lakas at mabangga lang ng kalaban ay nawawala na siya sa posisyon. Ngayon ay matikas na kay Sotto na ang nakikipagbakbakan sa Billy. Sa last 5 games kasi niya, 4 dito ay tumapo siya na may double-double numbers. Nag-average si Kai na may 10.2 rebounds, kung saan 3.8 dito ay mula sa offensive boards. Mukhang napaganda talaga para kay Kai ang paglipat sa Yokohama mula Hiroshima Dragonflies, kung saan hindi rin siya masyado nagamit. Sa nakalipas na laro nga ni Kai ay hinarap niya ang San and Neo Phoenix, kung saan import si Terdi Ravena. Hindi biro na koponan ng San N dahil sila ang leading team sa Central Division ng B1 kung saan mayroon lang silang 7 talo sa 41 na laro. Ngunit nalusutan pa rin sila ng Yokohama sa pamamagitan ng magandang performance ni Kai na nag-ambag ng game-high 23 points, 10 rebounds at 1 assist. Sana lang ay magtuloy-tuloy ang pag-improve ni Sotto dahil hindi pa rin ito sinusukuan ng kanyang pangarap na makatungtong sa NBA. Sa tingin nyo mga ka-Atletico, kung sakaling magtuloy-tuloy ang kausayan ni Kai sa Japan ay may chance na kaya siyang makapasok sa NBA? I-comment mo na yan.